problema, hindi nila magagawa ngayon. So I don't know kung anong plano. May stress ako. Engine in derate. Meron lang ako 60 minutes to drive bago siya mag totally derate ang engine. So yan, naka-check engine, then SCR malfunction, speed limit to 8 kilometers per hour in approximately 60 minutes. So ang ginawa ko para hindi ako mag-ano ng 8 kilometers lang, nagtanggal ako ng speed sensor para mag-ano ko ng speed, kasi pagka 8 kilometers lang napakabagal. Para lang makaiwas sa towing, yan, tinanggal yung speed sensor. Yan. So, lahat, no choice talaga kung didalhin sa Volvo kasi sayang yung warranty. So, sayang din yung towing, kaya takbo na kami. Doon na kami magpapalipas ng gabi sa Volvo. So, yun, update na lang. So, yun, magandang araw sa inyong lahat. At, yun, nagbabalik na naman po ang inyong lingkod na manlalakbay biyahero. So yun, narito ko ngayon sa Illinois. Meron akong kasamang isang tinitraining ko na driver na nagpaplano na rin maging mag-owner operator, kumuha ng sariling truck. Dito kapapasok lang niya dito sa aming company. So yun, unang biyahe namin ngayon. So ito, nagka-problema yung truck ko. Na-derate. So first time na nangyari dito sa truck ko na ma-derate ako dito sa daan. So usually laging ginagawa ko is pina-force region ko siya every week. Pero na-force region ko na siya, ganun pa rin. Ngayon tumigil ako ngayon dito sa labs kasi tumatakbo kami ng team ngayon. Tumigil kami dito sa labs para mapadiagnose yung problema, yung check engine. Wala naman siya naging problema sa after treatment. Ang naging problema sa diagnose nila is meron siyang problema sa module. So I don't know kung anong gagawin. So hindi nila ginalaw, hindi rin nila ako siningil. So maraming thank you dahil hindi nila ako chinyard sa diagnose. So yun, at dadaling ko siya ngayon sa Volvo. May malapit dito ang Volvo na dealer. So yun, at aking kasi warranty pa kasi siya ang warranty kasi ng truck ko is 5 years or 1.2 kilometers, whichever's first come first. So hindi nila ginalaw kasi alam nila warranty pa. Kanina ka ba dyan? Kanina lang. So yun yung aking kasama ngayon, si Dexter Montilla. So, yun, nagpaplano mag-owner operator din sa Penner. Sino? So yun, nag-shower lang kami, then ito nga kaya nasabi ko. So, na-diagnose na dito sa labs, sa truck care ng truck stop na to. So, kanina kasi, nung nagka-problema na kami sa daan. And then, yun nga, magpapa-road service sana ako, pero napakamahal. So, sa mga nagbabalak mag-owner operator, yun nga, pag-aaralan nyo na, ito nga, na sa sarili nyo na pagka na-breakdown sa daan, shoulder nyo yung mga expenses lahat, unless warranty. Unless warranty. So ito nga, kagandahan naman, maganda kasi covered pa ng warranty, but yun nga, masasayang yung biyahe. Pero okay lang kasi siguro pinaplano na mangyaring ganito para ma-delay kami sa daan, para iwas sa kung anumang aberya, lalong aberya sa daan. So yun, hindi naman ako masyado nai-stress lang ako kasi kanina ko pa siya hinahanap yung problema, hindi ko siya makita. Meron akong isang nakita na ilang beses kong pinalitan ng fuse, lagi siyang pumuputok. Yung napuputol yung connection niya. So maybe shortage dun sa wiring ng papunta ng DEF
Kasi biglang bagsak yung gauge ko ng DF eh. Full tank naman siya eh. So yun, na-update ko kayo. Then, papunta kami ngayon doon sa Volvo dealer. Didiretso na kami doon. Doon na kami matutol. Papalipas na ngayong gabi para mauna kami sa service. So, update na lang bukas kung ano mangyayari. Kasi yung itong truck is tumatakbo na lang siya ng 8 kilometers per hour. And then, may remaining na lang ako ng 60 minutes. Kasi pagka binunot, pagka na-direct ka kasi at hindi siya na-regen ng ayos, meron ka na lang limit na oras para itakbo yung truck kasi hindi siya may tawag doon basta ganun kasi mamumuo yung ano niya sa DPA filter kasi kung hindi siya nagpa-function mababarahan yung linya. So yun at sana magawa bukas kasi Sunday ngayon wala talagang service, buti lang narito kami sa labs truck stop. So yun, dinayagnose nila. So maraming salamat sa labs, libre ang aking diagnose. Wala silang chinel sa akin. At yun, sa Volvo warranty, kailangan ko siya balik. Kasi ka-PPMS lang nito eh, kagagawa lang nila. Ang ginawa nila is yung mga leak ng mga lines, oil cooler, transmission line. Madami silang ginawa. So yun, warranty rin yun, wala akong binayaran dun. Ang binayaran ko lang is greasing at yung ano pa yung ginawa nila, yung nilinis yung linya ng baterya kasi ano na, due to PMS, so kailangan bayaran. So yun lang at update tomorrow at didiretso kami sa Volvo. So good morning guys at narito na kami sa Volvo, dito na kami napalipas ng gabi. So ito service, so papasok lang ako doon sa loob para mag check in kung anong gagawin. So yun at malaman ko anong kailangan gawin, kung anong kailangan palitan, kung may kailangan palitan. So ang service ay naroon sa kabila. So Volvo Kenworth to, quick care, dami nilang gawa. Sana maano tayo, magawa ng paraan na magawa ngayong araw na to. Hi, good morning. Yeah, I just parked at the back. Cause my truck is in engine in the red. Okay. So yeah. Alright. What's the name on the truck? Penner. Yeah, cause I don't know what's wrong with it. I just called my dealer where I bought my truck because they just did the PMS last Friday. Yeah. Okay. And you, is this your truck or a company truck? My truck. Okay. And what's your name? Ryan. Ryan. Yeah, R Y A N. And what's the last name for you? Reyes. R E Y E S. So yun, galing na ako dun sa service sa check-in na bay nila. So problema, hindi nila magagawa ngayon. So I don't know kung anong plano. Na-stress ako. At hindi ko alam kung paano first time na nangyari sa akin sa truck ko. So yun, at mga talagang mga gusto magawa ng operator, kailangan pag-aralan nyo lahat bago kayo mag-decide. Kasi maganda ang owner operator, kaso nga lang mga ganitong problema kailangan nyo ring i-handle. Kaya nyong panindigan na ganito yung buhay ng isang owner operator na meron kang sariling truck, na kapag dumating itong ganitong aberya is yun ito na nakaka-stress. First time nangyari sa truck ko na magka-problema dito sa daan. So yun at abang-abangan ko na lang at gagawin naman daw nila lahat para ma-check nila ngayon. Kung di man nila ma-check ngayon, bukas pa. So I don't know, kaka-stress. So let's see. So yun, update, narito pa rin kami sa Volvo Truck Center.
So, hindi pa nila na-check kasi may lineup dito kasi is first come first serve. So, naka-line up ako, mamaya para mga hapon ma-check. And yun, sinabi ko na rin yung mga diferensya na nakita ko. So, yung fuse lagi nagbo-blown. Kada palit ko ng fuse nagbo-blown. So, I don't know kung may shortage o wala. So, I don't know. Still waiting kung anong mangyayari. So, marami kasi silang ginagawa eh. Volvo and Kenworth dealer kasi to. Kaya, sobrang busy. So, yun naman. Binigyan naman nila ako ng heads up na machi-check nila ngayon. Hapon. So, malaman. Sana magawa agad. Kasi, pag ganito talagang owner-operator ka, sagot mo lahat. Kailangan talaga. Nga, kaya sabi ko, kailangan buwan loob mo pag mag-owner operator ka. Yung mangyayari itong ganitong bagay, yung sitwasyon, mangyayari ito na mabibreakdown ka sa daan, kahit anong well-maintain mo sa unit mo, kung talagang may masisira, masisira talaga. O, kailangan talaga lagi handa. So, habaan ng pasensya at yun, yung stress. Siyempre, nakaka-stress talaga kasi hindi kikita yung truck, hindi tumatakbo. So, ito, nag-delay na kami ng 2 araw. So, yun. So, yun, update na lang mamaya. Kung anong mangyayari. Kung madadiagnose nila rito mamayang hapon. Pero, diagnose nga nila kahapon sa truck stop sa labs. Issue niya yung after treatment control module. Wala siyang communication doon sa system. Hindi siya nagbibigay ng supply. So yun, hindi nila ginalaw kasi nga sabi sa akin kung may warranty pa ako is dalhin ko nga daw dito sa Volvo. So yun nga, maabot ako dito sa Volvo. So yun, at warranty but still nakaka-stress. So yun, update na lang mamaya. So update mga kabiyero. So yun, napapasok na yung ating unit. Sana is hindi malaking problema para matapos agad. So yun o, pinasok na. So yun, thank you Lord at napapasok kahit papano, may pag-asa tayo. So tama kakain lang muna kami. It's 1 o'clock. So from 7 to 1 o'clock ngayon lang napapasok yung ating unit. Yung aking unit. So sana walang malaking problema. At sana ano lang, hindi ganun kagrabe. So yun lang naman eh, communication lang nung control module. So yun, at kaya lang kami din, update na. Ayan nga. So yun, pinapandar na. It's blown? No. All good? I found it, wire at the back of the alternator was shorted against the alternator. So you just put insulation on it? So all good? So yun, at naano lang yung putol na wire. May nakita putol na wire. Then yung alternator is yung meron daw nagra-rub dun sa likod. Just back there? Is that on the back? Those rubbing wire? Is that the back? Yeah, I'm down behind here. I'm behind here. Oh, okay. So yun, all good na. So yun, at mag-ano lang ako ng bill out. So yun, okay na yung truck. Tapos na, then mag-check out na lang. So, yun. Makakatakbo na kami. All good na, pre. All good na? All good na, all good na. At, yun, ah. Minor lang yung naging problema, pero na-stress ako ng buong araw, kahapon hanggang kanina. So, at least, yun nga, at least, nagawa. Akala ko may major na papalitan. Wala. Ano lang, naging problema lang, putol yung wire. Tapos yung sa alternator, yung pumuputok na fuse is
lumalapat lang doon sa may nilalapatan lang yung wire. Tagdun? At dumikit sa ano niya, sa metal. Ano, sa metal. So, yun lang. So, at least, nakahinga na ako malalim. Wala akong gastos na malaki. Yun lang, alam ko kung under warranty pa siya. Pero alam ko, warranty pa siya eh. Kasi covered pa siya ng ano, yung harness, covered pa siya. So, malalaman ko mamaya pagbaba. Mag-ready lang kami. Hello. Hello. Under warranty or no? I don't know. Part 21. Yeah, no, this was not under warranty. On my Volvo dealer? No? It's not? No. Okay, so they checked for warranty before doing anything. Mm-hmm. So. No, because everything is defect on the harness, right? Bolt what is that? The problem is the harness, right? I mean wirings. Sorry. Yeah. Broken wires or something like that? Yeah, let me just see real quick. Yeah, there was some corrosion on one of the connectors. So there was some corrosion in that area where it had corroded, that the wire was mm-hmm. broken. Mm-hmm. So they cut that, they took that broken part out mm-hmm. and wired in a new piece. New piece. Yep. Yep. Okay. And then it looks like, let's see, because there's the two issues. So. Okay. Thank you. You're welcome. What kind of part is it? What kind of part? MasterCard. Okay. I'm going to. On this one? Yeah. Give me one second, okay? And build on my business, RKG transport. Is it supposed to be under listed under the RKG? Yeah. Okay, we'll have to change that, so hold on. So the one with the alternator fuse, yeah, fuse. That was blown, it looks like one of the wire eyelets, it was the location of it, so it looks like they moved where it was plugged in, because mm-hmm. that was too much load. Still so not under wire warranty? No, nope, not because of that, because that's where something was plugged in, so. Mm, okay. So yeah, so they just moved it. Because I know I have a warranty on my alternator. I don't know if... Right, yeah, because this was the... It was shorting out. It wasn't necessarily mm-hmm. connected to that part. It was more so location of where it was plugged mm-hmm. in. So all they did was move the location oh, okay. for that Yeah, pilot. I understand that. So that's why I asked. Yeah, yeah, no worries. Okay, so you said that it needs to be on a business account. What's the unit number again? Yeah, that was why it was... For get doing the deal. That, yeah. Oh, it was okay. the wire yeah, because, was sending that signal. It just happened when I went to truck stop in labs, but mm-hmm. They tried to diagnose it, and then yeah, they said okay. it's a control module problem issue. Okay. So, so it looks like we pulled it in and we had a. Yeah, because they told me there's nothing problem on the. After treatment, only the control modules. Yeah, it was just the wiring. Just so the wiring. It was just causing that message to come up, but it's because the wiring. It's just corroded, eh? Yeah. Okay. It's not rubbing somewhere? No, it was, yeah, it was corroded and it broke in that area of the wire. So. Okay, so you said, sorry, I gotta add this to our system. What's your name, sir? Tim. Tim, thank you very much. You bet, sir. So, outside running, warming up, but I would have him probably check for air in the fuel, like I said. If yeah, you did do you need? Do you gotta call my Volvo dealer, or I just gotta? I need to just tell him it cranks a long time after it starts. Do wire transfers. We don't and do many orders. They should. But be, you notice it, eh? What's that? Did you notice it? Okay. The first time I started it cranked a little bit longer than I'd like. Without knowing for sure what's been done on your truck and that, because you still got some warranty on that motor. Yeah, I still have a 5-year warranty. Yeah, it's 5 years or 500,000, whichever comes first. Yeah. So you still got some warranty, but I think you got, I really think you got some air. TJ, service office, TJ, service office, customer waiting. Mm-hmm. So, did you put notes on it on my receipt? I did not, because, I mean, you kind of told me and I never was able to duplicate it. So, oh, it's okay. You know. Yeah. But so just air fuel. Air in the fuel test. Air fuel test. Yeah. Okay. Sarah can write it on the back of the paper.
when it's done. Just he needs to have the air and the fuel test performed. Okay. The Volvo dealer up there, you tell them that, they'll know what it is. Mm, yeah. Okay? So. Thank you, sir. I appreciate it. You bet. You have a good day. You too. So yun, palis na kami rito sa Volvo Truck Service Center. So maraming maraming salamat sa aming sa aming technician na gumawa ng truck. Si Tim, ang kanyang name. So yun, tuloy-tuloy na. At yun, may power na. Then yun, may sinadjust din yung technician, magaling magaling yung technician, may sinadjust din siya yung aking sa air fuel test kailangan daw magawa kasi merong time na long cranking yung daw yung nagko-cause. So napansin din niya. So yun, siguro ano, pagdating ko na lang sa Winnipeg. So hindi naman daw siya ganun ka, ano, pero kailangan ma-check. So yun, tuloy-tuloy na kami. Maraming maraming salamat sa mga nanood. See you guys on my next vlog. Keep safe and keep on trucking.